Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagpapatuloy ng kwento ni Magdalena, ay iniimbitahan ko ang lahat ng ating mga mababait at maunawaing tagapakinig na mag-follow na rin sa ating page sa Facebook. Katotohanan at Misteryo din po ang pangalan. Sa mga bago naman dito, ay sana mag-subscribe na rin po kayo para mas matagal pa tayong magkakasama-sama at updated din kayo sa lahat ng upload natin dito. Naway hindi ko na istorbo ang inyong oras sa aking munting kahilingan. Pasensya na po ha. Simulan na natin ang kwento. Sa huling bahagi ng kwento ni Magdalena, ay may bago na nga siyang kakayahan na natutunan sa tulong ng matandang si Lola Miring at apo nitong si Imelda. Maaari na niyang makita ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo nito. At sigurado siyang mapapakinabangan niya iyon sa kanyang pag-iimbestiga. Pagkalipas naman ng isang buwan ay nakauwi na si Andrew mula sa physical training nito sa academy at handa na sa kanyang pagsabak sa tungkulin bilang isang detective. At tinangsaksihan ang mga susunod na magaganap sa buhay ng dalawa, pati na rin ang paglutas nila sa kaso ng isang pagpatay sa kondo sa may Makati. Pagkarating nila sa nasabing gusali, ay nakita nilang meron ng dalawang patrol car na nakaparada sa baba. Binuksan ni Andrew ang bintana ng kanyang sasakyan at tinanong ang guard na nasa may harapan noon kung saan siya pwedeng magpark, sabay taas ng kanyang badge. "Ay, sir! Dito na lang po kayo sa may gilid. Ako na lang ang titingin-tingin. Wala kasing available space sa parking lot." Sinabi naman ni Andrew kay Claire na sumama na ito sa kanya sa taas. "Guard, anong floor ang crime scene?" 9th floor po, sir." "Okay, sige. Bantayan mo yung sasakyan ko, ha. Balita ko, marami pa namang sumasalisi dito." "Ariglado po, sir. Ako bahala dyan sa sasakyan nyo." Sagot pa ng gwardya. Pumasok na nga sa gusali sina Andrew at Claire. Nakita naman sila noong nasa reception na guard. "Sir, saan po kayo?" Iniangat ni Andrew ang kanyang badge bilang pahiwatig na isa siyang pulis. "Ah, kayo po, ma'am." Muling tanong pa nito na nakatingin naman kay Claire. "She's with me." Sagot pa ni Andrew. "Okay po, sir. Sa elevator 2 na lang po kayo para express. Hindi na dadaan sa 6th floor pababa." "Salamat." Wika pa ni Andrew. Pagkabukas ng elevator, ay kita nila kaagad ang unit ng biktima. Dahil sa may nakakordon na police tag sa pintuan. Tapos merong dalawang pulis ang nakatayo sa may pinto. Naglakad na si Andrew papalapit. "Sir, bawal po dito ang sibilyan. This is a crime scene under investigation." Muling inilabas ni Andrew ang kanyang badge. "Detective Melendres, MCPD. "Sir!" Sagot pa ng dalawang pulis sabay sumaludo. "Dumating na ba ang forensic team natin?" "Hindi pa po, sir." "Claire, dito ka muna sa may labas, ha. Hindi pa na-check ang loob at hindi rin pwede doon ang civilian." "Okay, walang problema. Dito lang ako sa may terrace." Sagot pa ni Claire habang naglalakad papunta sa dulo ng hallway ng 9th floor kung saan merong terrace at matatanaw ang kahabaan ng Ayala Avenue. "Ano? Nasaan na ba ang forensic team natin? Kanina pa to dapat sinimulan na."
Tanong pa ni Andrew sa pulis na nasa harapan niya. Sabi po sa station, sir. Nasabihan na daw. Pahingi nga ako ng gloves dyan. Inabutan naman siya agad ng isang pulis. Saka tumuloy na siya sa loob. Pagkapasok pa lang sa bungad ng unit ay masasabing may sinasabi sa buhay ang biktima. Dahil sa malapad ang unit at nasa prime area ang location ng kondo. Tapos ang mga gamit ay kumpleto at mga bago. Puting-puti din ang tiles. At pagkarating sa may unahang bahagi o iyong pinakasala ay covered iyon ng magandang klase ng carpet na may design pa na dragon. Nandito po ang biktima sa master's bedroom, sir. Sabay turo ng isang pulis sa silid na nakabukas ang pinto. Nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa gilid ng kama. Bumabaha ang dugo noon sa lugar na kinakahigaan. Maging ang kama ay may mga bahid rin ng dugo. Dinukot ni Andrew ang kanyang cellphone at kinuhanan ang palibot ng silid para meron siyang matignan para sa kanyang initial investigation. Dahil sa wala pa nga ang forensic team, kaya lumabas na muna si Andrew dahil ayaw niyang magalaw ang mga kagamitan sa loob habang wala pa ang examiner at photographer. Anong balita doon? Tanong pa ni Claire kay Andrew habang papalapit ito sa kanya. Wala pa. Hindi pa ako pwedeng gumalaw habang wala pa ang forensic. Ilang saglit pa silang nagkikwentuhan sa may terrace nang tumunog ang bell ng elevator at lumabas ang isang malaking lalaki at may dala itong isang case. Sir, nandito na po si Dr. Philip. Lumapit na si Andrew doon sa may katamtamang edad na lalaki na sa tingin niya ay nasa mga late 40s ang edad nito. Ikaw ba ang naka-assign sa case nito? Tanong pa ni Andrew sa boses na may pagkamasungit. Who's asking? Pataray naman na sagot ng lalaki. Inilabas ni Andrew ang kanyang tsapa at ipinakita sa doktor. Detective Melendres, MCPD, bakit ngayon ka lang? Bigla namang nawala ang angas noong lalaki noong malaman kung sino ang kaharap niya. Sir, pasensya ka na. Nakaka-MBR na kasi ang assistant ko eh. Palaging absent o di kaya late. Ngayon naman hindi dumating. Noong tinawagan ko ay sinabi sa akin na may hangover daw siya kasi naghiwalay daw sila ng jowa niya. Pasensya na talaga, sir, ha? E papaano ka niyan ngayon? Kakayanin mo bang magtrabaho mag-isa? Opo, sir, pero mas matatagalan. Napalingon naman ang lalaki sa may terrace. Uy, miss, taga rito ka sa building na ito? Tanong nito kay Claire. Hindi naman agad nakasagot si Claire, kaya si Andrew na ang sumagot. Hindi! Hindi yan taga dito! Kasama ko yan. Ay, tamang-tama. Pwede ka bang maging pansamantalang assistant ko? Sige na, please. Mahihirapan talaga ako magtrabaho mag-isa. Hindi. Sagot pang muli ni Andrew. Oo, okay lang. Sagot naman ni Claire. Hindi nga pwede kasi hindi siya medical course graduate. Sumagot naman ang lalaki. Ano ka ba, sir? Hindi naman kailangan ng medical course. Kung magpapaling-paling lang naman ng bangkay at mag-aabot sa akin ng mga gamit, ang mahalaga lang ay hindi siya madiriin sa dugo. Tumingin si Claire kay Andrew. Andrew, okay lang at gusto ko rin. Sigurado ka dyan? Muling tanong pa ni Andrew. Oo. Very good girl. Let's go. Simulan na natin. Umiinit na ang ulo ni Detective Melendres, oh. Baka isumbong pa ako sa opisina. Tara, let's baguettes! Sabay abot nito
ng pares ng gloves kay Claire. Nakasimangot naman si Andrew, pero wala na itong nagawa. Habang naglalakad si Claire, ay hinimas pa nito ang balikat ni Andrew. Sabay bulong, "Don't worry, kaya ko ito at gusto ko rin." Napakamot na lang si Andrew ng ulo. Hinayaan na muna niya si Dr. Philip at si Claire sa loob noong silid habang ginagawa ang pag-i-examine. Habang abala ang dalawa sa pag-i-examine ng biktima, ay nangatok naman si Andrew sa mga kalapit na mga unit upang makapagtanong-tanong para meron siyang maidagdag sa kanyang mga impormasyon sa pag-iimbestiga. Ayon pa sa isang kapitbahay o katabing unit na mag-asawa at isang anak na dalagita lang daw ang nakatira sa unit na iyon. Bihira lang naman sila makakita ng bisitang dumadalaw doon, maliban sa isang magandang babae na tinatawag ng dalagita na Ninang. Tinanong naman ni Andrew ang kausap niya kung nakita niya bang dumalaw ang babaeng tinatawag na Ninang noong araw na naganap ang krimen. Ang sabi naman noong kausap niya ay hindi daw, dahil wala siya noong umaga. Naroon siya sa palengke. Nakita niya na lang na may mga pulis na pagka-uwi niya. "Maraming salamat sa oras niyo." Tugon pa ni Andrew sa kausap, sabay bumalik na sa unit ng crime scene. Nagulat siya dahil nakita niyang aktibo si Claire sa mga sinasabi ng doktor. Mabilis din ang doktor magtrabaho. Kahit maraming dugo ay walang kakeme-keme si Claire sa paghawak sa katawan ng biktima. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakita ni Andrew na papalabas na ang examiner na si Dr. Philip. "So, anong cause of death?" "Merong multiple head trauma ang biktima. Punong-puno din ito ng hiwa sa katawan. Sa tingin ko, pinahirapan muna ito bago pinatay. Isang malalim na stab wound sa dibdib ang ikinamatay ng biktima. Sa tingin ko, kasing size ng kitchen knife ang ginamit. Iyon na lang ang hanapin nyo para may proof of murder weapon kayo. Sa kliniko na gagawin ang thorough check sa buong katawan. Miss Claire, ano, pwede mo ba akong tulungan pa? I-consider mo na rin na first day of work mo ito today. Kung gusto mong maging regular assistant ko." Nagkatingin na naman si Andrew at Claire. "Yes, Doc." "Ha? Paano na ang pag-grocery natin?" Masungit na pagsagot pa ni Andrew. "Mamayang hapon na lang yun." Sumingit naman sa usapan si Dr. Philip. "Mga hanggang tanghali lang naman, sir, ang pag-i-examine ko dito. Kaya after lunch, pwede nang makauwi si Claire. Tapos, bukas na lang uli siya bumalik para sa kanyang training and orientation." Tumango na lang si Andrew at sinabing, "Sige na nga, hindi pa rin naman ako tapos dito eh. After ko dito ay kailangan ko pang pumuntang opisina para sa documentation." "Sige, detective, isasama ko na si Claire sa klinik ha." Tumango naman si Andrew at sinabing, "I want the medical report on my desk after lunch." Maotoridad pa na pagkakasabi nito sa doktor. "Yes, sir. Tara, girl. Mukhang magkakasundo talaga tayo." Pakikay pa na pagsasalita ng doktor habang hinihila si Claire papunta sa direksyon ng elevator. Habang nasa sasakyan ang doktor, ay panay ang pagtatanong nito ng kung ano-ano tungkol kay Claire. Pagkarating sa klinik, ay naglabas ito ng soft drinks at tinapay. Saka inalok si Claire. Tumanggi naman siya dito at sinabing wala pa siyang ganang kumain dahil sa kagagaling niya palang humawak sa bangkay. Sumagot naman ang doktor. "Kunyari ka pa?
Hindi naman halata sa'yo na may pandidiri ka. Halatang halata nga, nasanay ka sa bangkay eh. At parang natatakam ka pa kanina na nakatingin sa dugo, imbis na mandiri. Biro pa ng doktor sa kanya. Hindi naman nakaimik si Claire at namumula ang kanyang mga pisngi dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Kasi madalas magkatay ang tatay ko ng baboy sa probinsya at ako ang katulong niyang maglinis ng mga kung ano-ano, kaya hindi ako nandidiri sa dugo. Well, that's good. Kasi sa trabaho nating ito, ay wala tayong ibang gagawin kundi ang maghalukay ng mga laman loob ng biktima. Kaya kailangan matibay ang sikmura mo. Okay pa nga iyong mga katulad noon, nakamamatay lang, kaysa iyong natatagpo ang matagal ng patay at kailangan i-autopsy para malaman ang cause of death. Iyon ang medyo mahirap kasi mabaho na talaga at naaagnas pa. Tahimik lang si Claire habang nagsasalita ang doktor at iniisip kung papaano siya makakakuha ng dugo mula sa biktima upang malaman niya kung ano ang nangyari sa biktimang iyon. Halos mag-aalas 11 na nang dumating ang katawan ng biktima. Nakakaimbier na talaga kayo mga pulis! Ang bagal-bagal niyong kumilos! Bakit ngayon lang ito? After lunch lang ang deadline ng medical report ko para dyan. Hay, talaga kayo, nakakainis kayo. Dumadami ang wrinkles ko sa inyo. Hindi naman umiimik ang dalawang pulis na batang-bata pa ang itsura na naghatid noong katawan. Halika na nga, Claire. Karnihin na natin to agad. Baka kalbuhin pa ako ng jowa mong detective eh, kapag hindi ko kaagad natapos ito after lunch. Natawa naman si Claire sa inasal ng doktor. Kahit may pagkamasungit ito ay medyo nakakatuwa din naman kasi may pagkakwela din lalo na kapag nagsasalita. Habang ginagawa ng doktor ang pag-i-examin sa katawan ay nagle-lecture na rin ito kay Claire at ipinapaliwanag ang bahagi ng katawan ng biktima pati na rin ang mga katawagan noon. Mabilis kumilos ang doktor at taga-abot lang si Claire ng mga gamit at taga-timbang na rin ng mga parte ng laman loob. Makalipas ang mahigit 2 oras ay natapos na rin ang doktor. Claire, tara, kain muna tayo. Tapos na ako dyan. Hinihintay ko na lang yung blood toxication analysis. Kalahating oras yan bago lumabas ang result. Sige po, Dr. Philip. Dito lang ako. Sabay kasi kami kakain ni Andrew mag-lunch after mag-grocery. Ano ka ba, girl? Huwag mo akong tawaging Dr. Philip. Doc P na lang para maiksi. Sige, kakain lang ako ha. Pakilinis na lang ng table. Nandun sa ilalim ng lababo ang mga sabon at Sonrox. Ikaw na bahala dyan ha. Sige po, Doc P. Umalis na nga ang doktor para mag-lunch break. Si Claire naman ay kinuha ang sabon at Sonrox na gagamitin niya para sa paglilinis. Bago magsimula ay nagpalingon-lingon muna siya sa paligid kung wala na ba talagang tao. Dali-dali siyang sumalok ng dugo na nasahod sa gilid noong lamesa sabay ininom kaagad. Napawi naman agad ang uhaw ni Claire sa dugo dahil kanina pa talaga siya natatakam sa dugo noong biktima kahit noong naroon pa lang sila sa condo unit. Lalo na doon sa dugo na nagkalat sa sahig dahil sariwa pa talaga iyon noong dumating sila. Iyon na nga ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa may terrace para makalanghap ng sariwang hangin. Kasi kaunti na lang ay mamumula na ang mga mata niya dahil sa amoy na amoy niya ang dugo ng biktima mula sa kanyang kinakatayuan malapit sa may pinto. Matapos makainom ng 2 salok ng dugo
ay nagsimula na nga siyang maglinis noong stainless na lamesa. Matapos makapaglinis ay umupo muna siya sa sofa sa may opisina ni Dr. P. Dahil sa sobrang lamig ng aircon, ay dinukot niya ang malong na nakatupi at nakalagay sa kanyang shoulder bag. Madalas niya kasi talaga iyong dinadala para sa mga emergencing pagkakataon na magkakadugo ang damit niya at kailangan niyang may maipantakip. Ilang sandali lang ay nakaramdam na siya ng pagkaantok. Kaya ikinumot niya na sa katawan ang malong tapos naisipang umidlip. Bago pa man siya pumikit ay isinuot niya din muna ang kanyang shades para hindi naman nakakahiya kung maabutan siyang tulog noong doktor. Pagkapikit niya lang ay agad siyang nakatulog. Biglang pumasok sa panaginip niya ang mga alaala ng babaeng biktima dahil sa pag-inom niya ng dugo nito. Sobra-sobrang pambubugbog ang dinanas noong biktima. Dahil sa naramdaman niya ni Claire ang sakit at emosyon na dinanas ng biktima, kaya hindi niya namalayan na naapektuhan na ng sakit at galit ang pisikal niyang katawan. Nagsimula na maglabasan ang kanyang mga kuko na bumao na sa leather na sofa dahil sa higpit ng kanyang pagkakakapit. Biglang nagmulat ang kanyang mga mata kahit tulog siya at sobrang pula na noon na halatang nagpapalit na siya sa pagiging anyong aswang. Habang nagaganap iyon kay Claire, ay naglalakad na rin pabalik ng clinic si Dr. P galing sa kanyang pag-lunch break at plano nitong dumiretso sa kanyang opisina upang magsimula na sa pagtatype ng medical report na i-email niya pa sa police station. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpo sa pagitan ni Dr. P at Claire? Maaabutan kaya siya nito habang nasa anyong aswang siya na nakalabas ang mahahabang kuko at namumula pa ang mga mata? Magsama-sama po tayong muli sa part 18 sa pagpapatuloy ng kwento ni Magdalena.